Panginoong na ito. Inuulit na natin ang kamistahan ni San Marcos. Pagamantahagin mo ng ating panglubena sa pagkaparamal sa patron si San Jose ay pinahalagaan mo ngayon ng simbahan ang kapistahan ng isa sa mga manunulang ng Mungkulipalita ni San Marcos. At ang mga panging karawal dapat tayo naman ang pagsisiyan natin ng ating mga kasalanan at mga magkukulang. Inaamin ko sa mga kapagayan ng Diyos at sa inyo mga kapagayan na lupa ang nagkasa sa isip, sa salita, sa sawa at sa aking magkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nagkakayan ng Maria sa lahat ng mga kapagayan ng mga kapagayan at sa inyo mga kapagayan na ko'y panalangin sa Panginoon ng mga Diyos. Kawangan tayo ng mga kapagayan ng Diyos at patawarin tayo sa aking mga kasalanan. Sa isa't isa.
Pinamumuni ang ng Diyos ang malaman at kinalulugan niya ang makamundo. Kaya nga, pasakot kayo sa kamangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng taktang patawa. Ipinagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabilasahan sapagkat Siya ang tumutok sa inyo. Kumanda kayo at magbantay. Ang Diyablo na kaaway ninyo ay parang leong umuutangan at aalingit-alingit na umahalap ng mga sila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kayaman, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daily. Pagkatapos ninyong magtiis ng nagtiis panahon, ang Diyos na bukan ng lahat ang magpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng mga larapan, katatagan at isang salinang matibay at di magtitilan. Siya rin ang umirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kamangyarihan at pangailangan. Amen. Sinulatan po kayo sa puro ni Silvana, isa nating kapatid na Diyos mong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan na may minsulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyaya nito. Kinakamusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga hirang na parasino. Kinakamusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giyo ngayong magbatian, bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan sa inyong lahat, mga tatlong sa Panginoon ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay laging sasagutin. Pag-ibig mo'y walang maliw ay laging sasagutin. Pag-ibig mo buod na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi niya'y aking aawitin. Ang matapatan mo'y laging sasagutin. Pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi mong sasabihin. Umawit silang nilikha sa langit, ang iyong binaway siyang dinadali. Ang katapatan mong buon ay inaawit. Sino ang kaparis mong buon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong patulad. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi mong sasabihin. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi ang sasabi. Magsitin mo ko. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas.
Ngunit ang hindi sumasampalataya ay pagkukusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtatagay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalay na sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaaring tumampot man ng ahas o minom ng daso at dadali ng mga may sakit na mapagungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at tumuklok sa kanan ng Diyos. Umayaw nga ang mga aragal at nangarap sa lahat ng tao. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinagtutuhanan niya ang salitang kanilang pinangarap sa pamamagitan ng kapangyarihan gumawa ng iba na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuuli na natin ang Panginoon Jesus. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya. Aleluya. Si Kristo'y muling nabuhay. So muling natin ipinagdiriwang, patuloy natin ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At nagkataon po na mapalag na nasa loob ng kapistahan na ito, ang kapistahan na yung taon na ito ng patrong si San Jose, na siyang bahagi ng kanyang pagtugon, lalo po bilang isang manggagawa, bilang isang karpenter. At bahagi na kung saan ay tulad na ipinahayag ko sa Madam na Masbatan, ay binigyan ng paanyaya ni Jesus sa kanyang maragal na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. At nagkataon pa po na ipinagbibig ko natin ngayon sa araw na ito, kamistahan ni San Marcos, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Meron tayong apat, San Marcos, San Lucas, San Juan, at San Mateo. So, bagaman po, sabi nga natin, ay hindi lang yung mga sumulat ng Ibanghelyo, no? Marami ng mga Ibanghelyo, meron pang Ibanghelyo ni Judas. Kaya lang hindi mo yun ang pinili ng simbahan. Ang pinili ng simbahan ay ang mga nabanggit. At nagkataon po na ipinagbili mo natin ngayon ang kapistahan ni San Marcos, isa sa mga sumulat nito. At tayo rin nagpapasalamat dahil sa kanyang isinula ay mapalatag yung ating pananampalataya. Makikita po natin kalimitan ng mga isinulat ni San Marcos ay tungkol po sa mga himala. At wala din po na ipinahayag. Pagpagaling ng mga isaking, pagpalayas ng mga demonyo, isang kapangyarihan ay binigay na Panginoong Jesucristo sa mga sumasampalataya. At ano po din po naman sa bahagi po ng aming paninilay ngayon, sa pag-aanda namin sa kapistahan ng San Jose na manggagawa, ay binibigyan natin ngayon ng pagpapahalaga ang aming mga overseas Filipino workers at mga madalayan, seamen or seamen and seamen. Meron din yung mga babae ngayon na kaakibat po ng ating mga minatawag po nating mga madalayan. Sino po sa inyo ang mga OFWs? May mga kamag-anak, may mga magulang, mga kapatid, no? Na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ako po may isang kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. May isa rin po akong bayaw na sima
Kaya tama-tama ay sinasama natin ngayon sa araw na ito. Sila lahat, kayo, na kung saan ay binibigyan tayo ng unang pahalaga para po sa magdiriwang ng kapistahan ni San Jose na magkakawa. At alam ko natin, maraming tayo mga nababasa, narinig, mga kwento ng mga OFWs. Bahagi ko, nais ko lang po i-share sa inyo bilang pagtugon din po sa mga kapatid natin na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalo-lalo po, ito'y tumindi nung kwento sa dati kong parokya. Sabagkala, doon po sa dati kong parokya, kasi ito'y palaki po isang bayan. Ay nagkataon po na sa paghinilay, may malaking hamon na inibigay ng OFWs. Kasi nakita namin na kalimitan ng problema kung simula ko kami sa skwela natin. Ang kalimitan, ito po isang bahay sa St. Augustine Paris, ay nakita ng kalimitan na puro problem child ng paaralan ay ang may mga magulang na wala sa Pilipinas kasi nagtatrabaho sa ibang bansa. Meron po wala ang nanay, meron ibang wala ang tatay, meron iba na parehong wala. Wala ang nanay, wala ang tatay. So bahagi po ng paninilay na kung saan ay nakita na isa sa mga nakalulungkot na karanasan, lalo-lalo po ng mga bata ito, ay alam niyo, yung kumisan niyo mga kapatatawanan, yung mga magulang ay hindi pa lamang nakapagpaalam sa kanilang mga anak bago umalis. Ay yun po isa sa mga lumabas na nakalulungkot, ito po yung naging bahagi po ng aming pag-ilay, kasama po ng Natasha Goldberg Foundation at saka ng Ugat Foundation. Yung Natasha Goldberg Foundation, ang kanilang unusin po kanilang talaga binibigyan ng pansin ay more on depression. Pero nais silang itutukan yung po mga anak ng mga OFWs. Kaya sa nabanggit ng pag-ibig, isa po ito sa mga lumabas. Ang sana, na huwag na huwag na huwag kayo maalis na hindi pa na may nagpapakaalam. Kasi may mga pagkakataon ko sila, hindi alam mo mga magulang na kung sila itinay sila tinatawag na. Kung isa na kalugod na magpahalap, pag-iising na lang yung bata, wala na yung magulang. Ay, kahit na natutulog yung inyong mga anak, gisingin ninyo, magpahalap kayo, maging bahagi ko ng pagkino sa baga. Yun ay isa sa mga nagbigay ng trauma sa karanasan ng mga kapatama. At isa din bahagi ko naman sa atin, bigyan din natin ang pagtulog. Kinakailangan natin ang patuloy na panalangin. Hindi lang po para po sa mga kapatid natin ng mga OFWs, kundi ganun din po sa mga naiwanan dito. Kaya po, alam niyo po, ito po pag-inilay sa mga kapatid natin ng OFWs. Isa po ito sa mga emerging ministries. Nais ang simbahan ng bawang parokya ay magkaroon ng big grants and itinerant people ministry. O kung napagin po namin na nalaga sa mga kapatid natin o OFWs. Pero kung isa ito pinapakahirap, napakahirap na tulungan ng bagay na ito. Pero meron po kami motif na ginawa. Ito po ay, kung tulusin po ay sinubukan, ano muna, panalangin. Bagaman, marami mo siguro pwede nang bigyan ng pansin, pero ito po yung naging bahagi ng aking karanasan. Ito yung pangalawang parokya na po na
aming sinubukan na rin kami, magsimula mo na magdasal yung mga naiwanan dito sa Pilipinas. So, ito po kundusin lang kung may kahirapan sabagal yung present ng parokya ko, dito po ako no, sa St. Martin de Porres, dito po sa Adilinawa, San Pedro, Laguna. Meron po kami yung po parokya ay binubuo ng 5 villages, maliliit na villages. Ay palagi ko iniimbitahan kung pwede kumain magkaroon tayo ng isang buo, bawat village, para sa mga kapatid namin na OFWs. So, ang kinakailangan na, bakit magkaroon ng leader? Yun ang isang mahirap, magkaroon ng leader. So, isang bahagi ko doon po sa 5 villages na yan, isa lang po ang mayroong naglakas na loob ng father ko, sige, ako'y magpo-volunteer. Pag-unahan ko. So, ano po yung gagawin ng grupo ito? Magdarasal. Ipilit sila ng isang araw every week. Every week, pupunta sila po sa isang bahay na isa sa mga kasang bahay ay OFWs. Aming nanak, magulang, kapatid. Meron pong panalangin. Ang ginamit namin na sako ay si San Lorenzo Ruiz. So, bahagi yun ako sa ay ito yung dinadala sa bawat bahay. Yung pong panalangin na ginawa ko ito ay isang panalangin na ginawa rin po ko sa dati yung parokya ay bali inadap na lamang ang present ng mga nasal. Pagkita po naman ang saan ay napakalaki ay natutulog na makita lang yan yung mga naglarasal particular din para saan? Sa OFWs. Kasi yung padalami, meron po kami doon first reading, meron din po gospel, meron din po pag-ilitan. Kumuha po kami ng 3 pag-ilitan. Isang pag-ilitan ng isang ama ng OFW, isang pag-ilitan ng isang ina na ang kanyang asawa ay naging OFW, isang pamintilay ng isang nanay na ang kanyang anak ay nag-OFWs. So, bahagi po, ito yung kanilang ginagamit na panalangin. Of course, po, pwede po marami yung pwede maging aspeto. Kaya po, hindi mo magagal na lang ipasok. So, yun lang po yung unang ginawa namin. We start with prayer. Hoping na maaaring dumating ng pagkakataon na maaaring ito ay lumago, ay maaaring pa siguro matugunan. Kasi kung natusin po yung ministry o OFW, ay marami po kami sa bigyan ng tingin. Kailangan, so far, sa nabanggit pong pag-ilos, nandun pa lang sa panalangin. At ito po yung pinabahagi ko po sa inyo ay para din po baka makakaroon kayo ng inspirasyon, makabuhurin kayo ng isang grupo para sa nabanggit na pangalaga para po sa mga nabanggit natin na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit po? Kasi huwag natin kalimutan na marami sa kanila ay naging tagapagmahal ng ating na mabuting balita ang paglilintas ng Diyos. Marami po sa kanila ang naging mga guro, hindi lang po ng English, kasi magaling tayo sa English, ng mga bata, ngunit kahit pa paano po ay isang pagkakataon na tinuturo natin
ay may malaking pagbahagi na ginagawa natin. Kinakailangan nyo natin ang patuloy na suporta na ginagawa ng mga kapatid natin na OFWs at mga manalaya. Ito yung dinamin namin sa kapatang kapatid ko pa. Na hindi lang kung saan ako ipadalamin. Saan ako ay meron isa sa iyo na ibuhin ng Espiritu Santo that will move himself or herself na sana po ay kumilos para magkaroon ng konkretong pagtuon para po sa kapalanan ng mga kapatid natin ng mga overseas Filipino workers. Lalo-lalo na po sa ministry na itinalaga po na para may pangalagaan. May pakita na rin, ha? Hindi sila nakakalimutan ng simbahan. Hindi sila. Hindi lang po sa pati pinaglalasan natin. Ngunit konkretong pagkilos na masabi natin na talagang kumikilos ang simbahan sa pangalaga ng mga kapatid natin at ng kanilang mga naiwanan dito sa Pilipinas. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay ng Mesiyas. Si Jesus ng Kristo, iringin namin sa paratingin ng ating mga kaibigan para sa isang mundo na nangailangan ng pag-asang hatid ng ipamero. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Naway mo isang buhay na nagdadaan tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumilinis sa matuwid na landas, naway marinig at tinig ni Kristo ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat na nagdudusa o may karamdaman naway makaunawa at mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng alaga at pansin na ibinibigay namin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao na may makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang na kasama ng pastol at gabay ng kanila ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapagyarihan mo sa panalangin ni San Marcos tapat na ilang ilista. Inilalangin namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
kapatid. Mga kapatid ko, makahari natin ang pagdan ng Diyos sa mga makapangyari. Kapatid ko, San Marcos sa iyong minangina. Tanggapin mo ang aming pag-uwi sa mga aray na inihain upang ang pagpaparaanan ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyagat sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpapasawa ng mga ka. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang iyong puso at iba. Salamat na natin ang Panginoong aming Diyos. Maraming na siya sa salamat. Ama namin yung mga pangyarihan. Tunay ng marawal na ikaw ay aming masalamat. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayan at ang mga apostol sa ligat at buwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kami ang sambayan mo dito sa daigdig na ikatibada ng pangumuhay sa damit. Kami narito ang nagpagpapayawakit sa pagkakaisa ng tanan na sa iyong pag-ibig. Kaya kaisahan ng mga anghel na nasisiawin ng mabuhi sa iyo ng walang buhay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Si Cristo ay namatay, si Cristo ay nabuhay, si Cristo ay
nagbibigay buhay at ang kalig sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat at ngayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Iisinasaan namin kami magsasalo-salo sa gawa ng tubuh ni Kristo ay mungulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinamin mo yung simbahan na ganap sa punday Kristus kung sino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Benaventura na aming Bispo ng Tanang Kapalihan. Malalahanin mo rin ang mga kapatid namin na ay tayo ng pag-asang silipunin mo ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumano. Kawaan mo sila at natuwin sa iyong kalimunagan. Kawaan mo din ang pati ng lahat ng mga sado sa iyong buhay na walang magas. Kaysa ng lahat ng pereng marina nila ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mabalala ng buhay nito sa tingting na kalunod-lunod sa iyo. Magigwagin mo nawa namin na magpumuli sa karagal mo sa magigwagin na manak na aming Panginoon. Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ang parangal na muli sa iyo, Diyos ang mga kapagpangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasama na kanya. Amen. Upang patuloy natin may pahayaw ang mabuting balita ng pagliligtas, lalo na para sa mga kapatid natin, mga OFWs at mga mandalayan.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapaparap ang mga inanganiyahan sa bigin ng Kordero.